So ayan mga idol, nandito kami sa barangay, barangay hall para coordination doon ng San Agustin. Good morning po. Ayan. Wait lang po. Ayan. Opo, opo. Dito po sa San Agustin. Ito po ay programa ni Kabusiness, Kabusiness official, yung charity vlogger. So pupunta sila rito at Hagunoy ang napili nila. Celebration. Inform lang namin sa barangay para at least kahit paano. Tama po, dyan po si Secretary, ano? Si Secretary Manny. Opo. Para po na-inform si Kapitan. Okay, salamat po. O, tara, tara, tara. Kaya tayo. Kaya naman po at napili ito sa San Agustin. Si Kuan, si vlogger Taong Gala. Good morning po, good morning. Namimigay daw sila ng kwalitapili eh. Yung San Agustin. Kagawa, Jebby. Ay, hello po. Kagawa, Dali. Ano nga, pahawa? Good morning po. Taong Gala po. Bali. Asa si Sir? This coming 28 po ay magkakaroon ng charity mission ang Kabusiness. Isa po siyang charity vlogger, Kabusiness official sa YouTube. Birthday po kasi ni Mrs. Kabusiness na kanyang asawa. So instead na mag-celebrate ng birthday sa labas, ay napili niya dito sa Hagunoy magbigay ng pagpa. Actually, ang mga target natin is mga Kabusiness followers kasi meet and greet po siya. So ang ating pong purpose pagpunta dito is siyempre to inform ang barangay kasi balak namin i-daos dito sa Upper Court ninyo. So, ito po ba beneficial niyo? Ano po siya? Mga business followers, ganyan. And at the same time, mga 200. Kailangan po ng barangay assistant. Mas maganda po kung meron din kaming meron din kayong maibibigay sa amin na tanod. Tuwang po namin sila pero mas gusto namin na tanod na doon. Sige po namin kayo. Ano oras po kayo? Sa kasalukuyan, hindi pa maano ang tentative pa ang oras pero 28 yan. So, possible babalik kami dito sa isang pagpapaalam kung anong oras. Pero 28 po ng araw is ang isang Monday. Monday po yun. Eh, alam na po pala ni Kapitan. Ay, okay. Salamat alam na po ni Kapitan. Maraming nga rin. Maraming nga rin. Alam na ni Kapitan. Ay, sila sila ng... Nabanggit ko na po ang gawa doon sa araw. Basta ang maibigay na lang po natin sa kanila ay barangay assistant sa lahat. At yung 28 po na yun, ipabakati na po namin sa Upper Court. Wow! Para po, hindi na magkakalit. Po. Salamat po ng sobra. May mga small business ang kanilang gusto para na bibigyan. Mga ano po sila, actually yung mga nasa laylayan natin. Ang bibigay po natin doon is food pack, bigas. Titingnan natin kung magkakaroon pa ng group selection. Sa ngayon kasi, mas sinisiguro ko lang yung venue kasi eksakto na po yung araw, 28. Gaganapin po talaga. Mas gusto lang namin ma-assure yung okay po sa talaga. Salamat po sa sobra. Malaking tulong po sa mga parangin namin. Kagawad. Levy po. Admin po. Okay po. So, ayun po mga idol, no? Mr. Kabusiness. Ito po. At pumayag na po ang barangay. Magkakaroon po sila ng part po ng provision ng barangay bilang counterpart naman nila is yung kanilang barangay, yung cover part po ng barangay na siyang gaganapin natin sa inyo. And at the same time, ang barangay din po ay nangako naman na magbibigay ng assistance so sa tulong ng kanilang mga tao. So, good tayo. Maraming salamat po sa barangay official ng barangay San Agustin. In the absence of our honorable barangay captain, andito po si Kagawad David. Maraming salamat po. Napili po niya ang barangay sa beneficiary po na ibigyan. May malaking bagay sa mga kabarangay na. At una na po yung salamat para sa mga kabarangay sa salamat po. Salamat po. Thank you. So, ayan na, magandang araw mga ka-business at mga ka-papi. Sa pagkakataon nito ay tayo ngayon ay nandito sa Hagunoy. At isa na po ito sa pag-iikot natin para hanapin ng ating mga masusugid na followers ng mga ka-business. At sa araw na ito ay maswerte tayo nandito at kausap natin si Kuya Reste. Resty. Kuya Reste, ayan na... Batayin mo muna ang ating mga minamahal na ka-business. Hello, ka-business. Kaya mga kabong dyan.
Happy birthday, this is Kabusiness. Kuya Aristig, ano na po kayo katagal bilang Kabusiness followers? Nasa 2022. So matagal-tagal na. Sino po yung nasubaybay ninyong kagwang? Nung una po yung si Bay Papaya. Oo, si Bay Papaya. Tama. Ano pagkakalam nyo kay Bay Papaya? Siya po ay isang tindero ng saging na nagtutulak sa subdivision. Oo. Pinara po siya ni Juan, eh. Kabusiness doon. Ni Sir Kabusiness. Oo. Tinulungan siyang maglako, nakaubos naman. Nakaubos naman ang saging. Oo. So talagang kilala niya siya. Pero di po ba, bago si Bay, ay may isang pang kasama. Yung mong may anak na dalawa, naalala niyo? Si Entoy. Entoy? Yung dalawang bata. Hindi po ba si Stong? Yung anak ni Stong? Yung malikot mo. Oo. Anak ni Stong? Oo. Yung mga anak ni Stong? Si Stong po ngayon ay nasa Kabusiness na. Bumalik na rin po. Bumalik. Dati po kasi. Opo. Nagpaalam siya kay Mr. Kabusiness. Muwi ng Norte. Mm-hmm. Oo, tama yun. Ngayon po pala, bumalik na. Mayroon naman po. Bumalik na. Pero tanong ko lang sa inyo, sino yung taong grasa? Si Bong Papaya, nadap nila. Si Bong? Si Bong. Bong lang, pinagsama mo si Bay. Sorry. Hindi, kasi baka na-curious lang kasi magkasama si Bong o magka-body yan. Eh. Si Bong ang taong grasa. Okay. Ano po yung pagkakalam nyo kay Bong? Anong nangyari po nung ano? Itong latest lang, ano pong mga napanood nyo kay Bong? Si Bong po eh, parang karoon siyang nasagot sa kaso. Kaya po, pagbebenta ng mga ibang gamit. Gamit? Updated. Naku Bong, updated kayo! Okay, si Kuya Bong po ay nagkaroon ng problema yung nagbebenta ng gamit. Ano? Tapos, na barangay. Na barangay sa barangay 175. Pa-updated talaga kayo. So, pero ang good news doon, mula po doon, ay naging aral yan kay Kuya Bong. Humingi siya ng kapatawaran kay Mr. Kabusiness. At sa kasalukuyan po, mga idol, ay si Bong na po, ay nakatira na po kay Kabusiness. At talagang nakita natin yung pagbabago ni Kuya Bong. Maganda po yung pagbabalik ni Kuya Bong. Napaluha nga po si Mr. Kabusiness. Okay. Ano po ang pakiramdam ninyo ngayong ilang panahon na lang at magkikita na kayo ni Mr. Kabusiness? Masaya po. Medyo makakadawa pong palito po si Mr. Kabusiness tsaka mga kagwang. Opo. Mapakalaking kong po sa akin. Masaya. Pero matanong ko lang, ano po ang nangyari at bakit may tungkot kayo? Well po, dala na po ng taas ng blood sugar. Mataas po ang blood sugar? Sa pa po, kundi yung mata ko, malabo na. Pero kahit pa paano, sa kasalukuyan nanonood pa rin kayo? Yun lang po ang libangan. So ito po ang kagandahan, Mr. Kabusiness, kasi si Kuya Riste po, sa kabila ng kanyang karamdamang dinadala sa kasalukuyan, ay libangan na po niya ang mapanood ang Kabusiness. At balita ko, masaya kayo kapag nakakapanood ng bagong upload po. Yan po talaga, kumbaga sa yun nila yung pang-araw-araw na libangan ko yung mapanood. Okay. So sa kasalukuyan, andiyan si Mr. Kabusiness, ano po ang mensahe mo at ngayon, ilang oras, ilang araw na lang, magkikita na kayo. Ano po ang mensahe niyo kay Mr. Kabusiness? Sir, mapupunta po kayo rito, makakadaw pong palad. Hindi na ako din na rin. Magpakaligaya po. May dating po sa inyo yung siguro mas
mahilang pa kasi magkikita pa naman kayo. Ano? Ang isa po natin masisiguro ay at least eh paano magiging masaya kayo. Pagkaligaya ko po. Nakakaligaya. So, yung mga kadwang. So, yan po ang ating mga idol, yung po yung sinasabi natin na isa po sa kadahilanan na gusto natin madala si Kabisnes sa lugar ng Hagunoy dahil marami pong mga taong nagmamahal sa kanya dito sa Hagunoy. Sa loob ng siyem na buwan kong pag-iikot ko rito ay nakasalamuha ko itong mga taong ito at katulad ni Tatay. At sa araw na darating sa 28 ay tunay pong nagpapasalamat tayo na dito mismo sa Hagunoy ay papasok ang pamilya Kabisnes upang sa ganun ay makadaupang palad ng kanyang mga taong nagmamahal sa kanya at tulad ni Tatay Risty. So, Tatay Risty, inaasahan ko na pupunta po kayo ron kahit papano upang personal ninyong mayakap, personal ninyong makadaupang palad si Mr. Kabisnes at ganun din po ang mga kaguwang ano po. Lalong-lalong na po si Bong at siguradong pangitipan. Pilitin ko po makarating basta po andyan kayo. Buong pamilya ko isasama ko. So ayan po mga Kabisnes, no? Tulad ng sinasabi natin, minsan may mga pagkakataon na may mga pangyayaring hindi natin nakikita sa social media. Maswerte na lamang at tayo po ay dinala ang ating mga paa dito sa Hagunoy. At ako mismo, ang personal na nakaramdam, nakita ang pagmamahal ng mga taga, ng mga followers ng Kabisnes dito sa Hagunoy katulad ni Tatay Risty. At abangan nyo po ito sa darating na 28 dito po sa Hagunoy, Bulacan mismo gaganapin ang birthday celebration ni Mrs. Kabisnes. At isa po sa atin pong ipapakilala kay Mr. Kabisnes tulad ng hinihiling ni Tatay Risty na makadaupang personal si Mr. Kabisnes. Yan po ay mangyayari. Ano po? So, maraming salamat po sa pagkakataon ito kay Risty. Ano lang tayo? Ano? Mabuhay po kayo Mr. Kabisnes. Happy birthday po. This is Kabisnes at sa mga kagong. Salamat. God bless, thank you. Thank you so much, pa. Happy birthday po, Mrs. Kabisnes. More birthdays to come po from Hagunoy, Taong Gala. Sama ang matatag. Ayan, isang mapagpalang araw po, Mrs. Kabisnes. Ayan. Gusto ko po kayo batiin ng happy birthday. And more blessings and more enjoy moment ng kasama inyong pamilya. Ganun din po kay Mr. Kabisnes. Ayan, congratulations po sa inyong dalawa. At sana po umaba pa po ang buhay ninyo, Mrs. Kabisnes. At marami pa pong blessing para mas marami pa po kayong matulungan. Sabi nga po, mas masarap maging tulay kaysa maging panakay. Di po ba? Kung iisipin natin, kung ikaw yung nagsishare ng blessings sa ibang tao, mas magaan sa kalooban mo kung paano ka i-bless ng Panginoon. At gusto ko rin po palang batiin si Papa Dance. Ayan, excited na po ako na magkita tayo sa 28 kasi nabalita ako pupunta kayo dito sa Hagunoy para magbigay at magpaabot ng mga tulong sa mga taga-Hagunoy. Kaya more blessings din po sa inyo at sana po last lalo po kayong magtagumpay sa inyong mga tatahaking landas. At meron po ako ng anong chismis ha. Meron na po pala kayong bagong girlfriend. Sana all. Thank you po ulit. Ma'am Kabisnes, Ms. Kabisnes, and Mr. Kabisnes, and Papa Dance. God bless all you all.